Kaninang umaga, dito natagpuan ang labi ng patay na di pa malaman kung sino at ano ang pangalan nito, kung taga saan. At batay sa ating nakuhang impormasyon, ay ganap na alas 4:30 ng madaling araw, natagpuan dito ng mga tao sa lugar ng Barangay Ganao ang naturang labi, no, dito sa lugar na ito nakita. Sa kasalukuyan, narito kami sa Barangay Ganao, sakop ng Bayan ng Balino. At narito ngayon, kakapanin namin ang barangay opisyal ng Barangay Ganao, ang kaugnay naman sa nangyaring ambus o kanginang umaga. At dito natagpuan sa lugar na ito, ito sa kinatayuan namin, ang labi. At makakasama natin si Kagawad Alan Manlapas na siyang makakapagsabi kung ano nga ang tunay nangyari kanina po bandang alas 6 ng umaga. Kagawad, ano pong nga nangyari dito po sa inyong lugar? At batay po sa sinabi kanina ng mga residente, ay dito sa lugar na ito natagpuan ang labi ng lalaki. Kanina nga ng madaling araw, si Kagawad Franklin Rapsing, pinunta na ko doon sa bahay, tapos ginising nga dahil may patay daw dito sa dito nga nakahandusay dyan. Mga alas 4. Alas 4 talaga yung madaling araw. So barangay official din na nakakita or residente lang po? Ang nakakita doon, yung mag-asaod. Bibili ng mga ano doon sa Milagros. Tapos yun na nga, kinawag na ako doon, tapos pumunta na kami doon sa municipal police. So sa pag-respond din ng mga kapulisan, mga ilang minuto ang pagitan bago naman naganap ang naturang pag-aambos, no, sa mga kapulisan ng Balino? Siguro sa mga humigit na kalahating oras dito. Tapos sila ng sasakyan, magkuha ng sasakyan ng patay. Tapos yun nga. So ang naturang bangkay na nakita po sa lugar na ito na atin pong kinatatayuan, ay alam ba ninyo ang pangalan at kung taga saan po ito? Hindi namin na anong dati, nung, yung bago pa lang, hindi namin na ano kung sino talaga, taga saan o ano. Hindi namin kilala talaga yung tao. Yun pala, taga ano pala yun? Taga Batuila. Kagara. Itong Kagara ay sakop ng bayan ng Balino. At kanina po, matapos po ang naturang insidente, ay narito pa kayo ng mga oras na yaon na nangyari ang sa mga ilang metro po mula po dito sa ating kinatayuan ang pang-aambos naman sa mga kapulisan na nag-responde po dito sa lugar. Mga ano lang yan eh, mga kalahati. Kalahating metro. Kalahating ano. Kilometro. Kilometro. So sa pagkaadinig po ninyo ng putok, ilang putok at anong mga klaseng mga kangayasan data ang umalingaw matapos po na magkaroon ng isang malakas na pagsabog? Yung pagsabog na yon, andun na kami sa ano sa barangay, andun na kami sa baba ng barangay. Pero marami pa rin itong tao. Kasi nandito pa naman yung mga pulis. Nung umalis na nga yung pulis, mamaya-maya sumabog na dyan. So lahat po ng pulis na sakay po ng patrol car nag-responde po dito sa inyong lugar, dito nga po sa tao na nakita po na napatay. So ilan po sila na sumakay na sa patrol car na papauwi doon sa Balino? Tatlo. So yung tatlo na iwan pa rin? Na iwan dito ang tatlo. So ano nangyari po nung matapos na nagkaputukan po doon? Ano ginawa ng tatlo pang nalabi po dito? Yung tatlo pumunta nga doon pag sabog, kaya lang may sabi nila pinutukan din sila kaya Umatras na lang sila. So mga ilang oras o mga ilang minuto ang naturang putukan na naganap ng ina po at mga anong oras? Yung mga oras na yun, mga alas 7 na ata. Pero mabilis lang pangyayari. So yun po ang boses at pakipagpanayam naman natin sa Barangay Kagawad ng Barangay Gawaw, Kagawad Alan Manlapas. Dito naman sa ating kinatuyuan, dito nga natagpuan ang naturang bangkay. Habang balik sa MPS Balino, ang mga kapulisan nakukuha ng sasakyan para kunin ang bangkay na nakita naman ilang metro lamang distansya mula dito sa aking kinatayuan, na kung saan dito sa lugar na ito
sa atin po makikita ay dito naganap ang naturang malakas na pagsabog na ikinasaway naman ni Pioto Jack Brunjal at ng dalawa pang sugatan. At sa bahaging ito, mga umigit kumulang sa 150 metro lamang ang distansya ay bumangga ang sasakyan na sinasakyan ng mga pulis. Matapos ang naturang pagsabog at dito naman sa lugar na ito, sa bahaging ito ng Barangay Gangaw, sakop ng bayan ng Balino, ay bakas ang gulong ng sasakyan na siyang bumangga ang naturang patrol car na pinasabugan ng hindi pa malamang bilang ng mga rebelyan. Mga 5 a.m. na yung magahong, may nag-report ID na subuot. May nakuanggadan sa Barangay Gangaw. May nakuanggadan. And pinaverify ko man as Chief of Police Kan Balino, Kan Balino MPS, pinaverify ko kung totoo. After kong maverify kung totoo, pina-ready ko ang tropa for responde. And sinagsumbong manig din, nag-report na allegedly may gadan sa rong Barangay Kagawad, sa Barangay Gangaw. And si Saro, pinsan and tugang kan pulis ko hindi ang nag-report. Kaya kung bagas ako yan, malinaw man sa kuya ko na totoo sinasabi. Ano yan sir? Pwede mong i-reveal yung pangalan ng Barangay Kagawad na yan? Aday na po. Bali, hindi na. Pero confidentiality. Pero kuhan po talaga Barangay Kagawad. Okay. In si Saro, so ang pangalan po sa hindi. And after mga siguro, ilang naloy, mga 15 minutes. After 15 minutes na may record si insidente, nag-proceed ang tropa duman para mag-imbestiga. Or kung yaw ng sul ang kuya, perpetrator, kung may pag-asang matakot, tagampon. Ngunyan, pag-abot ng tropa duman, na kaya na si tao na gadaan, na subuot, may saksak. Dahil lang masigurado kung saksak to, or may tama si Badil, dahil lang sigurado, dahil pa man si autopsy report. Sa tingin nyo, sir, sino may kagagawan ng pagkakapatay ng taong yun? Siguro, bali sa ngunyan po, dahil pa ako, dahil pang pangaran o grupo na pwede akong maisabi. Pero base sa nangyaring ambus, siguro po, bali, masasabi ko na si mga sinasabing NPA ay may kagiliwan kan pag-ambus sa tropa ko. Sa katapos po, pag kan pauli na ang tropa, inambus na ni si tropa ko, si patrol car, and nag-ibukaman na na irayo kan driver sa pinakan ambush area, irayo pan patrol car. And nagkaigo pa rin pagkakataon na tuminaban pa man siya. Kaya lang nagkataon na si Pioto Jack Brunjal sa putok pa lang kan landmine. Kinamana ka din. Nagkataon na minalas niya. Base sa report sir, may na-recover daw pong may nakuhang mga armas galing sa tropa niya, yung kaliwang grupo? Bali, sa ngunyan, may nakuhang kami na si Batilkan Nagadan nakuha. Opo. Ilang armas po yung nakuha sa, mula sa tropa niya, sir? Bali, dahil tapaklear kong kuyan, basta malinaw, saro. Mula po dito sa Bayan ng Balino, ako po si kasamang Jess Igan Parion para sa MCDVN.